Ako si Milia, taga Camarines Sur. Pagkatapos ng celebration ng bagong taon, ito ang nangyari kaya medyo fresh pa talaga. Mga bandang 2 AM, natulog na ako kahit busog na busog ako dahil sa mga kinain kong handa. Sa kwarto ko merong malaking salamin sa gilid na nakatapat sa kama ko. Kaya kapag nagigising ako bigla, ay sariling refleksyon ko ang una kong nakikita. Lalo na palaging nakabukas ang ilaw sa kwarto ko, kahit matutulog na ako. Sanay naman ako at hindi ako natatakot tumingin sa salamin. Bakit naman ako matatakot sa sariling mukha ko, diba? Bandang 3 AM, bigla akong naalimpungatan kasi may naririnig akong kumakalabog sa pinto ko. Tulad ng nakagawian, napapatingin ako sa salamin. Nung oras na yon, sobrang gulat ko talaga. Parang nawala ng dugo ang mukha ko at namutla nang makita ang refleksyon ko sa salamin dahil nakita ko na putol ang isang braso ko. Kinabahan ako agad at kinapa at napatingin ako sa braso ko at nakahinga ako ng maluwag nang makita kong buo pa naman ang mga braso ko. Baka naalimpungatan lang talaga ako. Nang buksan ko naman ang pinto para tingnan kung sinong kumakalampag, nalaman ko na mga maliliit kong pamangkin na hindi pa nakakatulog at pinagtitripan ang mga taong tulog na. Pinagalitan ko sila tsaka pinatulog na rin. Nahirapan tuloy ako makabalik sa tulog dahil sa pag-iisip ng nangyari. Kinaumagahan mga 6 AM, bumisita ako sa mga bahay ng tita ko para magmano at batiin sila. Tsaka ipaabot yung binalot na handa ni mama. Yung pinsan kong si Ray na kasing edad ko lang, masayang kumakaway sa akin tsaka sinalubong ako. Pero bigla na lang napaatras siya tsaka kumunot ang noo. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya tapos napapikit siya ng ilang beses. Nagbago talaga ang reaksyon ng mukha niya. Sa kanya ako hinila papasok sa bahay nila at sinabi sa akin na noong palapit daw siya sa akin ay parang namalikmata siya at nakita niya na wala ang isang braso ko. Bumalik na naman ang naramdaman kong kaba. Kapapasok pa lang ng bagong taon ay ganun na ang bungad sa akin. Mag-ingat na lang daw ako kasi masamang pangitain daw yun. Lalo na naikwento ko na rin sa kanya yung nakita ko sa salamin. Actually, medyo nakalimutan ko na po ang pangyayari na yon. Hanggang sa nag-back to school na. May isang professor ako na nagsabing akala niya raw wala akong isang braso kasi unang tingin niya raw sa akin puto lang isa. Doon na talaga ako nabahala. Parang ang lakas na kasi ng senyales na may mangyayaring masama sa akin. Umiiyak nga ako habang pauwi sa amin. Sinamahan ako ng mga kaibigan ko at kinocomfort nila ako na wala raw masamang mangyayari, basta't magdasal lang daw ako. Hanggang ngayon po ay takot na takot pa rin ako. Sobrang nag-iingat na talaga ako. Kininto ko na nga ang pagmamaneho ng motor. Hindi na rin ako gaanong gumagala. Sa ngayon ay maayos pa naman po ang kalagayan ko. At sana ay walang masamang ibig sabihin ang pangitain na yon. Hello Shadow Weavers. Ngayong taon sana mas lumago pa ang inyong channel para mas marami pang tunay na kwento ang inyong maibahagi. Isang karangalan po ang makapagbahagi dito. Ako po si Feliz, tubong Zamboanga. Ayaw maniwala sa akin ng pamilya ko kapag sinasabi kong maaga akong natutulog sa gabi. Mga 9:30 PM pa lang tulog na ako. Morning person kasi ako at mas nai-enjoy ko ang time ko sa umaga. May oras naman na nakakapagpuyat ako pero hindi ko talaga kaya dahil pagising ko sa umaga, sobra akong nangihina at pakiramdam ko buong araw akong antok na antok. Kaya ang ending, maghapon akong tulog. Heto na nga po ang ibabahagi ko. Sabi ng magulang ko, parating nagigising sila bandang alas 3 ng madaling araw dahil sa lakas ng tawa ko. Rinig na rinig daw nila na tawa ako ng tawa. Kaya inaakala nila nagising pa ako. At baka nanonood lang daw ako ng mga K-drama o kaya nakakatawang video sa internet. Nung una pinapalampas nila, pero mas nagiging creepy na daw kasi pakinggan ang tawa ko. Kaya kinakalampag nila ang pinto ko, tsaka sinasabing tumahimik na ako.
Nagtatahimik naman daw ako sa pagtawa. Pero maya-maya raw ay maririnig na naman daw nila na tumatawa ako na parang nang aasar. Ang tanong pa sa akin ng pamilya ko kinaumagahan, nasiraan na daw ba ako ng bait at tawa ako ng tawa sa madaling araw? Ilang beses din nila akong pinagalitan kasi masama daw ang ginagawa ko. Ilang beses na daw silang nagigising sa tawa ko at nakakatakot para pakinggan. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo. Hindi ako yung naririnig nilang tumatawa tuwing madaling araw. Napatunayan ko yon nang biglang magising din ako isang beses. Pagkamulat ko ang lakas ng tawa at parang napakalapit pa sa tenga ko. Kaya din siguro nagising ako. Ako kasi yung tipo na pag mahimbing ang tulog ko, mahirap gisingin. Kinilabutan ako. Ang tinis ng boses. Sa totoo lang, gayang-gaya nga ang tawa ko. Ganun din kasi akong tumawa kaya naiintindihan ko kung bakit pinagpipilitan ng magulang ko na ako raw ang tumatawa. Baka raw habang tulog ako ay panay raw ang tawa ko. Pero hindi naman nga ganun ang kaso. Noong nag-college na ako at nag-dorm, doon ko lang napatunayan sa magulang ko na hindi nga ako ang tumatawa sa kwarto. Kahit kasi wala nang natutulog sa kwarto ko, dahil nga nasa dorm na ako tumutuloy, ay may naririnig pa rin daw sila mama na tumatawa. Pati ang bunso kong kapatid, hindi na makatulog sa sobrang takot na nararamdaman niya kapag naririnig niya ang tawa na nanggagaling sa kwarto ko. Ginagaya kasi talaga ang tunog ng tawa ko, kaya agad-agad ay nagpabendisyon ng buong bahay namin ang magulang ko. Hindi pa kasi napapablessing ang bahay namin kasi hinihintay pang matapos ng buo. Mukhang effective naman po. Kasi sabi nila mama, matapos daw mapabendisyonan ay hindi na nila naririnig yung mga tawa mula sa kwarto ko. Mas naging peaceful na rin daw ang pagtulog nila at wala nang gumigising tuwing alas tres ng madaling araw. Minsan po talaga may mga bagay tayong hindi maipaliwanag at isa na nga itong na-experience ng pamilya namin. Malamig na araw po sa inyo. Kapag ganitong panahon ay masarap magbahagi ng kwento habang humihigop ng mainit na kape. Tawagin niyo na lang akong Marga. Ang kwento na ito ay patungkol sa yumao kong Lola Josephine. Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. Sa pamilya namin may tradisyon na kada may ipapanganak na angka namin ay reregaluhan ng orasan. Hindi siya basta-bastang orasan dahil mukha siyang sosyalin at pina-customize pa. Yun daw kasi ang tanda na magsisimula ng lumakad ang oras ng buhay namin. Kaya lahat kami, merong sari-sariling orasan. Ang kinaibahan nga lang ay yung sa lolo at lola ko, pati sa magulang ko, ay mga antique yung sa kanila. Samantalang sa amin, may pagka-modern na ang disenyo. Sa bahay namin nakalagay ang orasan ni lolo at lola, kahit na nakabakasyon sila sa isa kong tita. Madaling araw noon, hindi namin napansin na huminto pala ang orasan ni Lola. Sa oras na 3:45 AM. Tulog na kasi lahat ng tao sa bahay, maliban sa akin na nagre-review pa para sa exam sa oras na yon. Lumabas pa nga ako sa kwarto ko para kumuha ng snack sa ref namin. Naagaw ng pansin ko ang orasan ni Lola na nakasabit sa pagitan ng kusina at sala. Napansin ko na nakahinto ang orasan, pero pinagsawalang bahala ko lang. Inisip ko na sa tagal ba naman ang orasan na yon, siguro naubusan lang ng battery o kaya'y nasira na. Naikikwento din kasi nila dati na kahit isang beses, simula nang ipanganak si Lola, ay hindi pa raw humihinto ang orasan na yon. Bumalik na ulit ako sa kwarto at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Pagkatapos ay matutulog na sana ako. Mga bandang 4 AM na noon. Napansin ko na maraming miss call ang tita ko. Nag-message muna ako pabalik bago natulog. Pagising ko ng umaga, nagkakagulo ng pamilya ko sa sala. Si Papa hawak-hawak niya yung orasan ni Lola, samantalang si Mama umiiyak. Pagkalapit ko sa kanila, agad akong niyakap ng ate ko, saka sinabing namatay na raw si Lola. Hindi ko talaga inaasahan yun. Malakas pa si Lola, at sa pagkakaalam namin, wala naman siyang malubhang karamdaman. Sinabi lang sa amin na namatay daw habang natutulog si Lola.
At ang mas nakakagulat, noong oras na namatay si Lola, ay sakto sa oras kung kailan huminto ang orasan niya. Saktong 3:45 AM namatay si Lola. Pagkaraan lang ng ilang araw, sumunod naman ang lolo ko. Namatay siya ng 3:46 AM at ganong oras din huminto ang orasan niya. Nagluksa ang buong pamilya namin. Ang mga orasan nila ay isinama sa hukay. Ayon sa magulang ko, ang orasan daw namin ay simbolo ng regalong buhay noong ipinanganak kami. Pero sa oras na huminto yun, ay hindi na muli pang gagana. Pero may pagkakataon na nag-agaw buhay ang kuya ko noong naaksidente siya sa surfing. Napansin ko na nagpabalik-balik ang kamay ng orasan niya at tila nagloloko ito. Pero nung naging stable ng lagay niya, ay umayos na ulit ang paglakad ng orasan. Simula noon sobra na akong natatakot na tingnan ang orasan ko. Hindi ko alam kung bakit may ganong klaseng tradisyon ang pamilya namin. Para sa akin, nakakadagdag lamang ng takot. Kung iisipin na kahit anong oras ay maaaring huminto ang kamay ng aming orasan. Pagbati po sa lahat ng nanunood o nakikinig. Ang pangalan ko po ay Orlin. Alam ko naman na pamilyar kayo sa paniniwala na ang oras na 3 AM ay itinuturing na Devil's Hour. Luma ng paniniwala yon at bata pa lang ako ay alam ko na yon. Simula nung magkaroon na ako ng sarili kong kwarto sa bahay, dati kasi hati kami ng kapatid ko sa isang kwarto, ay nagigising na ako mga bandang alas 3 ng madaling araw. Hindi naman eksaktong alas 3 ng madaling araw, pero palagi talaga akong nagigising. Mga bandang 3:26 AM, may naririnig kasi akong kaluskos sa oras na yon pag nagigising ako. Napapansin ko na nakalimutan ko palang isara ang bintana ko. Gusto ko kasi na pumapasok yung natural na hangin sa kwarto ko sa gabi. Hindi lang yon ang napapansin ko. Palagi kong nahuhuli na merong lalaking nakadungaw sa bintana ko. Sa oras na yon gagapangan ako ng kaba. Kasi iniisip ko na nakalutang ang lalaki dahil ang kwarto ko ay nasa second floor. Pipilitin ko naman ang sarili ko na tumayo at lumapit sa bintana para isara kaagad yun. Nung mga sumunod na gabi, hindi ko talaga binuksan ang bintana ko sa takot na makita ulit ang lalaking yun. Pero kapag nagigising ako sa madaling araw, ay nakikita ko na nakabukas na ang bintana ko. Nang ikwento ko yun sa magulang ko, ay nag-install sila ng CCTV sa labas ng bahay namin para makita kung may tao bang papunta sa bahay o kaya'y sumusubok umakyat sa bintana ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa takot ko sa lalaki na dumudungaw tuwing alas 3 ng madaling araw, kung bakit kahit saan ako magpunta ay nahahagip ko siya ng tingin. Tulad nung pumunta kami sa Baguio, nakita ko talaga ang itsura ng lalaki na parang nakasunod sa akin. Pero paglingon ko uli, nawala na ito. Madalas ko rin siyang makita kapag papasok at uuwi ako sa school o kaya kahit gagala kami ng mga kaibigan ko. Nang i-review ng magulang ko ang CCTV namin, yung mismong lalaki na yon ay palaging nakikitang lumalabas at pumapasok sa entrance ng gate ng bahay namin. Nakakapagtaka kasi hindi siya tinatahula ng mga alaga naming aso, bagkos ay tinatakbuhan pa siya. Nag-report na agad kami sa pulis at napag-alaman namin na may dati na palang criminal record ang lalaki. Mabuti na lang talaga naging open ako sa pamilya ko at palagi akong nagkikwento, kung hindi ay baka mas malala pa ang mangyari sa akin. Simula din noon ay nakahinga na ako ng maluwag at nagsimula na akong makatulog ng mahimbing at tuloy-tuloy. Ang maibibigay ko lang din na advice sa inyo, lalo na sa mga kababaihan, bukod sa laging mag-iingat ay lagi kayong magsabi sa magulang nyo o kung sino man ang taong pinagkakatiwalaan nyo. Sa panahon kasi ngayon, marami ng masasamang tao sa paligid. Siguro ngay tuwing sasapit ang Devil's Time, hindi lang mga multo o espiritu ang gumagawa ng masama sa oras na yon. May pagkakataon din na tao mismo ay nagiging demonyo.
ito pong mapapakinggan yung kwento ay ang pinakamalungkot na nangyari sa amin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Benita. Year 2017 nang mamatay ang Lola Solidad namin. Nagluksa ang buong pamilya lalo na ang kambal na inalagaan ni Lola simula nang ipanganak ang mga ito. Pagkakatanda ko ay nasa 12 years old ang kambal at sila talaga ang may pinakamalakas na iyak noong nakaburol na si Lola. Inatake pa nga ng hika ang isang kambal. Hindi nila matanggap na wala na ang Lola na nagsilbing nanay at tatay nila. Naintindihan ko naman na mas masakit talaga ang nangyari sa kanila kasi alam ko na iniisip nila na pagkatapos ng libing ni Lola, wala nang kukupkup sa kanila. Kami at ang ibang kamag-anak ay babalik na sa kanya-kanyang buhay at ang iniisip nila ay maiiwanan na sila. Wala naman din akong magagawa kasi nang panahon na yon, 20 years old pa lang ako at hindi rin sapat ang kinikita ko, kaya gustuhin ko man ay hindi ko sila pwedeng kupkupin. Naririnig ko rin na nagtatalo ang mga tito at tita ko kung sino ang kukuha sa kambal. Pero maski sila, ay sinasabing hindi na rin nila kayang bumuhay ng dalawa pa. Medyo naiinis na nga ako, kasi sana naman hininaan man lang nila ang boses nila dahil naririnig din ng kambal ang pinag-uusapan nila. Naririnig nila na wala ni isa man ang gustong mag-alaga sa kanila. Nang ikatlong gabi ng burol, ako at ang kambal ang nagbabantay sa kabaong ni Lola. Mga alauna na noon nang sabihin ko sa dalawa na pipikit lang muna ako saglit at sila na muna ang magbantay. Sinabi ko rin na gisingin nila ako kapag inaantok na sila. Mababaw lang ang tulog ko at naririnig ko pang nag-uusap ang kambal dahil pagising na rin ako at papikit-pikit pa nga ako na nakikita silang nakatayo sa tabi ng kabaong. Sunod na lang kaya tayo kay Lola. Ayaw naman nila sa atin. Sabi ng isang kambal, tsaka tumango ang isa. Nagising talaga ako nang marinig ko yun, kasi kinilabutan ang bato ko. Naabutan ko ang kambal na nag-selfie kasama ang kabaong. Nang tumingin ako sa cellphone ko, alas 3 na ng madaling araw, at hindi ko namalaya na 2 oras din yung idlip ko. Pagkatapos mag-selfie ng kambal, ay sabay silang nagpaalam sa akin. Inaantok na raw sila at matutulog na. Tumango lang ako. Pero habang pinagmamasdan ko silang lumalakad, papunta sa kwarto nila, ay parang nakita ko sa likod nila si Lola Solidad na nakasunod sa kambal. Napabulong na lang ako at sinabing wag naman sana akong multuhin ni Lola. Kinaumagahan po, nagulat kaming lahat. Kasi ang kambal hindi na gumising simula nung natulog sila nung alas 3 ng umaga. Humiyaw ang isa kong tita at sinabing hindi na humihinga ang dalawa. Hindi ko mapigilan na hindi maiyak ng sobra. Ako kasi ang nakarinig sa usapan ng kambal. Ako rin ang nakakita na sinundan sila ni Lola. Siguro ginusto na lang din nilang sundan si Lola kesa maiwan silang mag-isa dito nang walang gustong kumuha sa kanila. Pinagdadasal ko na lang ang kanilang kaluluwa na sana'y masaya sila kasama si Lola.